Kasama ko naman po ngayon si Ma'am Maria Corazon. Tama, Ma'am? Yes, sir. At mga kasama niyang SG. 12 oras po ang kanilang duty pero kulang ang ibinibayad sa kanila ng kanilang employer. Wala din daw po silang benepisyo. Magandang tanghali po, Madam Maria, at sa iyong mga kasamahan. Saan po kayo nag-duty? Ano pong lugar? Ano pong syudad? Silembed, Valenzuela, Lingunan City. Okay, Valenzuela. So NCR po ito. Yes, sir. Okay, ilang oras po kayo pinag-duty kanyo? 12 hours po, 7 to 7. Wow. Ilang araw po sa isang linggo, ma'am? 7 days. Minsan wala po kung day off. Straight? Yes, sir. So talagang walang day off yan kung 7 days. Yes, sir. Magkano po ang bigay sa inyo per day? 512, sir. 512? Opo, sir. Noon pa yan, ngayon 537. Yes, sir. 1998, sir. Hanggang 2019. Is almost 21 years na po ako. Hindi pa ako nakatikim ng minimum. Tapos walang bayad sa overtime? Wala po, sir. Tapos straight 7 days, wala man lang bayad doon sa double pay dahil nagtatrabaho kay Pati Linggo? Yes, sir. Oh, my goodness. Wala din po, ma'am, kayong SSS, PhilHealth, Pag-ibig? Sir, nagpa-print out po ako ng SSS. Marami pong backlog. So, balit, yun po ay kinakalta sa amin tuwing payday. Uy. Night differential, wala din. Wala din po, sir, yung mga panggabi namin ng gwardiya. Kasi ang night differential, kapag kayo po'y nag-duty, kung tama yung pagkakatanda ko nang nakausap po yung dole, is from 10 ng gabi hanggang umaga. Yes, sir. Ano pong oras duty nyo? 7 to 7, sir. Oh, ayun nga pala, ano. Eh dapat, lumampas na kayo ng, ano, gabi, ng 10. So, okay, sir. Meron kayong night differential doon, dapat. So, wala. Ito na, kakausapin na natin. Si Mr. Benjamin De La Cruz, ito ba may-ari? Yes, sir. Ang may-ari ng Beneficial Security Agency. Wala kayo na kukuha ng benepisyo dito. So dapat hindi beneficial ang pangalan ng kanilang agency. Magandang tanghali po, Sir Benjamin. Magandang tanghali po, sir. Congratulations, nanalo po kayo. Binoto ko po kayo, sir. Binoto niyo po ako, sir. Oh, binoto ko kayo. Number one kayo sa akin. Sir, kahit hindi niyo ako binoto, hindi ho kawalan sa amin yon. At saka hindi po akong kandidato po. Ang kandidato po yung AXIS. Anyway, sir. Anyway, salamat. Salamat po, sir. Ha? Salamat. Okay, sir. Right. Ngayon, sir. Kaya nga po kami nagtatag ng AXIS para tugisin po ang mga taong katulad nyo. Paano yan? Binoto nyo kami, pero kami mang tutugis sa'yo. Okay lang, sir. Kasi alam nyo naman, alam mo naman kung magkano lang talaga doon. Humingi na ko ng ano daw, mayroon na kaming request for increase talaga. Kasi nakausap ko naman sila, nang magantayantay lang. Kasi sabi naman ng kumpanya, magantayantay lang dahil inaano pa naman yung budget. Sir, tapos ngayon, nareklamo naman sila. Sir, okay, magantayantay lang 20 years? Ma'am, paliwanag mo. Magantayantay lang daw. Sige. Mula po 1998, sir, hanggang 2019, sir. 21 years na po ako, hindi po ako nakatikim ng minimum. Sa National Bookstore ka naman, di ba? Minimum ka naman doon, ha? Kailan ka lang naman dyan? Hindi po, diba? Sir. Wala rin po. Kulang din po yun. Ayun na po. O sige, mag-usap na lang tayo. Pagbabayaran ko yan lahat. Huwag kang mag-alala. Ayosin ko. Huwag mo lang kung tridor yun. Tridor mo naman kasi ako. Ano ba naman yan? Marang maganda naman kausap ko sa'yo. Sir, sandali, sir. Sandali. Wow, excuse me. Hindi po siya naging tridor sa inyo. As a matter of fact, kayo po ang naging tridor sa kanila sapagkat hindi niyo po binigay kung ano yung narapat na pera para sa kanila. Yun po ay pagtatraidor sa dole at pagtatraidor po sa sosya at pagtatraidor po sa inyong mga empleyado. Hindi po kayo naging makatotohanan sa kanila, hindi po kayo naging tapat sa kanila. Kayo po ang traidor, hindi po sila. Sir, kasi alam namin lang ang kontrata. Sinabi ko naman, kung hindi naman namin sila pinipilit kung ano man, kasi ko ito lang kasi ang kontrata, kayo humihingi kong dagdag doon. Alam mo, sir, alam sana mo hindi mo na binuto ang AXIS. Kasi nga, ulitin ko, yung AXIS sa mga ang tinutugis yung mga katulad mo. Okay lang, sir. Tutugisin ka namin ngayon. Okay lang, sir. Okay lang. So, graduin ko, sir. Mababayaran mo yung mga perang na wala sa kanila, sir. Babayaran ko po lahat yan. Ano man yan, babayaran ko. Hindi ko tatalikuran yan. Good. Sige, sir. Sir, bukas, pumunta ko kayo doon sa dole at doon po sa dole magkakabayaran po kayo. Up to the last centavo, sir, na nawala sa kanila. Pwede, sir. Hindi, kasi wala ako bukas, eh. Ah. Wala ako kasi bukas, sir. Padala mo, sir, yung ano mo, yung treasurer mo, accountant. Titingnan ko po, sir, kausap mo, sa labas kasi po ako. Hindi ko tatalikuran po yan. Gagawin ko po yan.
Hindi, kaya nga sir, gusto ko malaman sir, kailan sir? Kasi kung akong tatanungin, bukas, okay sa inyo man bukas? Yes sir. Next week na lang sir, kasi wala talaga kami. Nasa out of province kasi kami mamayang mag-gabi alas kami. Ay, hindi next pwede sir. Hindi pwede sir. Emergency po ito sir, kasi matagal na pong naapi ito mga katauhan mo. Sandali sir, makinig ka. Colonel Jaime Santos, Chief Enforcement and Management Division ng SOSIA. Magandang tanghali po, Colonel Santos, yes, sir. Yes sir. Good afternoon sir. Good afternoon pa. Sir, itong mga SGN dito sa amin ngayon, tulad itong si ma'am, 20 years, ni minsan hindi pa raw siya nakatikim na makatanggap ng minimum pay. At hindi po siya binabayaran ng OT. 7 days po yung kanilang trabaho, straight 12 hours, walang pahinga, daig pa po yung makina. Sir, sa tulong po ninyo, maatin po natin yung nararapat na pera na mabigay sa kanila. Tama, Colonel? Sige po sir, time po namin sila rito ngayon. Obligayan nyo nga po ito, Colonel, na bukas magkabayaran na dahil marami po palusot itong may-ari. Quezon, nasa probinsya, Quezon, ang daming Quezon. Quezon next week. 21 years na po, 21 sir? 21 years na po ito nagsakripisyo itong pobre. At ngayon, pag-aantayin pa ng next week. Wala akong tiwala. Sir, gusto ko tomorrow, obligayan po natin, ano, Colonel? Sige po, pintayin po namin sila rito. Colonel Santos, maraming salamat po, Colonel Santos, ha? Yes, sir. Yes, sir. Yes, opo. Sir, ang pangalan ito? Mr. De La Cruz. Yes, sir. Bukas po, dahil kung hindi bukas, sir, kasama po kami sa SOSIAT, pupuntahan po namin inyong establishment, kasama po yung Dole, para magkakaroon po ng on-the-spot inspection. Oh, sige, baka sir. Sige po, sir. Sige, gawin ninyo. Bukas. Basta ako, hindi ko talikuran yan. Babayaran ko po yan. Hindi, sir. Hindi ko talikuran yan. Bago lang yung mag-guardian yan. Yung isa, bago lang yan. Ang dalawa, yung isa lang. Sir, for your information, teka muna. For your information, it doesn't matter, kahit na bago sila, dapat maibigay pa rin yung minimum wage. At dapat mabayaran. Sir, makinig ka, dapat mabayaran pa rin yung kanilang OT. Hindi porket yes, bago sir, sila, lulukohin mo? Babayaran ko yan, sir. Opo, babayaran ko yan. Hindi ako na gano'n, babayaran ko yan. Huwag kang mag-alala. Dapat lang, dahil kung hindi, papasala ka namin. Sige, okay lang. Walang problema. So, hinahamon mo ako, napapasala ka? Hindi kita hinahamon, sir. Sabi ko, babayaran ko yan. Dapat hindi lang. Hindi ako tinukuhan yan. Hindi, kasi ang sinasabi mo, next week, nag-antay na nga sila ng isang 2 dekada, tapos mag-aantay pa sila isang linggo. Ang sinasabi ko, kung ikaw ay nasa probinsya, tandali makinig ka, kung ikaw nasa probinsya, meron ka naman mga tauhan dito sa Maynila. Bakit wala ka bang tauhan sa Maynila? Alam mo sir, hindi po ako may-ari yan, ha? Ano ito, incorporation po ito? It doesn't matter. Ako lang ano? It doesn't matter. You represent isang mga may-ari. Representante ka. So, meron naman kayo mga tauhan dyan. May sekretarya ka, may accountant ka, may admin ka. Ba't hindi lang papadali mo sa sosya? Okay, tatawagan ko siya mamaya. Good. Tatawagan ko para bukas sumarap. Yan, sige. Thank you. Salamat. Okay lang. Thank you po. Lintik ka. Lintik ka rin. Sira ulo ka. Okay. Tawagan mo ulit yung sosya. Okay. Ma'am, bukas, sasamahan po namin kayo sa SOSIA. Yes, sir. Ngayon pa lamang sasabihan namin ng SOSIA na ipatatawag tong ulupong na ito. Yes, sir. At doon po kasama kami, magkukwentahan po. Okay. Unfortunately, ma'am, ito'y malungkot na balita. Ayon po sa Dole, hanggang 3 years lang po ang kaya niyong maisingil. Okay po, sir. Pabalik. Opo. Masakit to. Opo. So yung 21? Yes, sir. So yung 18 years na nadugas sa inyo, I'll use the word nadugas. Opo. Sorry na lang. Opo. Bad news. Ikaw, gano'ng katagal? Okay, makukuha mo yon. Lahat, kayo. Makukuha mo lahat. Sa'yo, ma'am, 18 years mawawala. Okay lang po yun, sir. Colonel Jaime Santos, Chief ng Enforcement and Management Division ulit ng SOSIA. Magandang tanghali po ulit, sir. Colonel. Yes, sir. Good afternoon. Sir. Apo, sir. Bukas po, darating po kami sa inyong tanggapan. Huwag na muna sa Dole, siguro sa inyo na lang po. At ipatatawag niyo po itong agency concerned para doon po magkaharap-harap sa inyong tanggapan. Kasi pag sa inyo po, mas lalong ito po'y susunod at magpapakita. Colonel? Yes, sir. Ganito po, sir, gagawin namin. No? Magiging action taken po namin dyan. Para lang po sa kaalaman ng ahensya kung sila sila man ay nakikinig sa mga oras na to. Opo, we will invite them to appear before our office in order to shed light on this complaint. At we will also advise them to settle the matter the soonest possible time. Kasi pag yan po, sa totoo lang ito, sir, ha? Pag yes, yan sir po ay dumating sa Dole,
sila na po ang may problema. Mas malaki ang problema nila. Kaya dapat po, mapakinggan nila ito na mensahe na hindi po namin yan pinanghihimasukan. Pero a-advisean po namin sila to settle the matter. Pwede naman po yun na sila at yung security guard. Kung anuman po ang kanilang, basta maging masatisfy yung demand ng mga security guards involved in this particular complaint, ay dapat ma-actionan po nila. Dahil ulitin ko po, pag dumating po sa Dolly yan, napakabilis po ng action ng Dolly yan. At kita po agad yung ebidensya, mas lalaki po yung problema nila. Opo. Pero sir, para sa aking karanasan, mas natatakot po ang mga ito sa inyo dyan, sa Sosya. Although, with due respect sa Dolly, meron din silang paggalang sa Dolly. Kaya lang, mas mahaba ang proseso. Sa inyo po, mas mapabilis. Ito po sa akin lang kasi pinupunto ko bakit po kami tumatawag sa inyo at bakit po kayo effective. Dahil kayo po sa Sosya ang nagbibigay po ng license sa mga agency na ito para maging maayos po yung pamamalakad nila at sumunod sa mga patakaran sang-ayon po na inilatag ng Sosya para sa isang security agency. Halimbawa na lang po, itong violation nila na hindi ko katanggap-tanggap sa Sosya, I'm very sure. Pagdudutihin mo yung security guard ng 7 days, 12 hours at walang day off, di ba sir, bawal yan? Kailan may pahinga yung mga security guard? Dahil paano kung pumalya yan, may hawak sila mga baril, paano kung nakabaril sila sa sobrang pagod nila, nabagsak nilang baril, dapat may training sila, dapat meron silang mga permit, so forth and so on, di ba sir? Mga ito wala, sir. Yes, sir. Ang diniscuss ko lang po kanina, sir, yung tungkol po sa issue ng minimum wage. Opo. Pero yan po yung pagpapaduty nila ng ganyan. Sa amin po sila magkakaproblema na sa Sosya. Kaya nga ho, sinabi ko lang yung pros and cons, pero sa totoo lang, sir, pang-ilalim po sila dyan. Ayun. Sige po. Dapat ho, the soonest possible time, ayusin na lang nila dahil yung mga iba po na i-refer sa amin, dito ho, nag-uusap na lang sila. Meron ho silang pag-uusap at nagkakaayos ho sila dahil nare-realize talaga ng mga ahensya na wala silang laban dyan. Una po, kapag ho incorporators yan, ang may-ari niyan, grupo ng incorporators, lahat ho ng gamit yan, pag natalo sa dolo yan, simot. Pag single proprietorship po ang ahensya, ultimo personal na gamit, simot. Yan lang po, mga idea lang po yan. Pero mas maganda, dito pa lang po, mag-usap na sila at magkasundo na sila kung ayaw nila ng mas malaking problema. Ayun, very well said. Sobra-sobrang thank you, Colonel Jaime Santos, Chief ng Enforcement and Management Division ng Sosya. Mabuhay po kayo, Colonel, sir. Sir, salamat po at congratulations po sa inyo. Thank you po. Yan, alam niyo na po, sa inyo. Thank you po, thank you. Pero doon sa isa, hindi. Hindi ako natuha. Salamat po, Colonel. God bless po. Okay, ma'am, sir. Pag uwi nyo ngayon sa bahay, so bilangin mo yung 3 years na nawala sa iyo. Yes, sir. Kung ilang oras ka ba ng trabaho, ilang araw, bilangin mo na yung mga double pay. Yes, sir. Na dapat binayaran sa iyo pag linggo, holiday, differential. May computation yun, tuturuan namin kayo. Yes, sir. Tatawag kayo sa dole maya. And then, 13 month meron kayo? Sir, hindi po nila binibigay ng December, inuulong nila kada payday ng 500. Utay-utay. Pero pagdating po, ng December 25? Wala na po kami nakukuha. Pero nakukompute niyo yun? Dapat, sige, pwede utay-utay. Basta pagdating ng on or before December 24, buo na. Pwede rin yung ganun. Wala po, sir. Kasama okay. Po ng sahod. So, sisingilin natin yun. 13 month pay pa. Tapos yung sinasabi niyong kinakaltas sa inyo sa para sa mga benefits na hindi naman inuhulog, yes, babawiin natin yon. Opo. Pagkatapos layasan natin. Opo. Balasubas eh. Opo. Di ba? Opo. Okay? Sige yes, po, gawin po natin. Salamat, thank mama. You, sir. Thank you po, madam. Sir. God bless po, madam. Opo, sir, thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you, sir.